panganay ko po siya. Responsable po siya. Kaya mo na po siyang utusan na asikasuhin yung kapatid niya. Guys, gawa tayo mamaya ng slime. So, ang pangit niyo. Hindi po namin na-imagine yung buhay namin. Nawala siya. Na-imagine ko pa nga po yung pagdalaga niya na mag-best friend talaga kami. Kasi bata pa lang ako nung pinanganak ko siya eh. Yung na-imagine ko po kasi yung graduation pic niya po ng kinder. Na-imagine ko po yung graduation pic niya ng elementary, ng high school, ng college. Hindi ko talaga naisip yung ganito. Ongoing po yung ano natin, sir, yung follow-up investigation. Tuloy nyo lang pong pag-iimbestiga, Colonel, and then from time to time, yes, I want you to get in touch with the parents. Opo, opo. Ito po, 30,000. Ito po yung pang ano po, contribution. Yan po kung ano mga gastos yung gagawin sa inyong bahay. Opo. Kung ano pang gusto yung bilhin. Basta lahat ng gastos sa living. Opo, sir. O sa burol, sa punerarya. Sagot ko po lahat. Magpadala tayo ng bulaklak at kung ilang araw yung lamay nila, tayo magpa-merienda doon sa maglalamay. Okay, sir. Yeah. Okay, apo, sir. Apo. Condolences po, sir. Maraming maraming pong salamat sa tulong. Po, sir. Colonel Pagala, magandang araw po. Nandito po kami para malaman kung meron na po ba tayong update dito sa kaso ni Rylai. Kagabi, around 10:50 PM, ay na-aresto natin yung suspect. Create tayo ng dalawang tracker team. Una, yung in charge dun sa back tracking, saka fast tracking, forward tracking ng mga CCTV. Saka yung second team naman is yung in charge dun sa canvassing ng mga witnesses, ano, possible witnesses nang ganoon ay makakalap tayo ng impormasyon. Eventually nga, napag-identify tayo ng isang witness na nagsasabing doon huling nakita o nakitang pumasok yung victim sa bahay ng suspect. Meron na ho ba tayong motibo po dito sa pagpatay? Pagdating kasi sa motibo, nandun tayo sa part na ano eh, na ito ay lulong sa illegal na droga, ano. Meron na ho ba tayong medical po? Kung ano po ang resulta, kung paano ho ang ginawa po dito sa ating biktima? Inaantay pa natin yung result ng autopsy examination. Ano po ang posibleng ma-file po natin na kaso laban po dito sa suspect? Inaantay pa kasi natin yung ano, resulta ng autopsy result. Ano? Kaya hindi pa natin ma-brought out ngayon kung ano yung specific na kaso. Ano? May admission ho ba na nangyari? Tuloy, meron siyang admission. Ano? Sa harap ng kanyang mga kapatid. Ano? At yun nga, nagtago. Kaya sa pagsaliksik natin doon sa mga kaibigan niya, ay wala siya doon. Kilala niyo po itong suspect natin na si Jaal Mani? Ano po? Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Siya po yung naka-duty po sa ano sa barangay namin, sa street nila. Tanod po siya, tanod. Kaibigan niyo po ba? Opo, kasi nahihinga ko po ng tulong yun. Pag humingi ako ng paglakakapos kami, nakahinga ko ng bigas, minsan bibigyan ng pera, pang budget sa bahay. Nakita ko na siya nung Webes, ano bang date ng Webes? Yun kasi pumunta sa bahay, kumatok sa bay, bumaba ako. Natanong ko sa akong bakit, hindi niya ako sinasagot. Pero napapansin ko sa kanya,
iba na yung ano niya, parang barisa siya na parang hindi na normal yung galaw, ano niya, yung galaw niya. Kaya napapaisip ako. Yun lang huli ko nakasama siya. Tapos parang ayaw niya umuwi sa bahay niya. Dito tayo ngayon sa Camp Crame at mayroong press conference patungkol doon sa kaso nito nga si Jaalmani Tapsil, ang ating suspect dito sa kaso ng 8 years old na pinatay at isinako sa Taytay Rizal. Colonel, baka may update po tayo doon sa kaso ng batang natagpuan sa Taytay Rizal na pinatay at sinako. Yes ma'am, nahuli na po yung suspect po dito at as we speak po ay ongoing po yung inquest proceeding po. May admission po ba sa suspect? I understand meron po na inadmit po niya yung kanyang ginawa po. Maaari po ba namin malaman po, Colonel, kung ano yung kasong sinampalaban po dito? Rape with homicide po. Nabanggit po ba yung motibo at yung gumagamit ba ng illegal na droga? Yun po yung lumalabas na ito ay lango po sa illegal na droga at mayroon na rin po siyang previous na rape case. Ito pong tao po na ito. Ma'am, ito pong bahay ng suspect. Kaninong bahay po ito? Sa akin po. Renta po sila dito mga 4 na buwan pa. Kamusta po sila bilang renter po? Minsan nakakabayad, minsan hindi din. Bakit daw siya napadpad dito, ma'am? Ang sabi po niya, pinaalis daw po siya doon sa paupahan nila sa Malumanay. Taytay rin? Yes po, doon po malapit lang po doon sa area ng namatayan. Si Jaalmani, ma'am, may nakakita ba sa kanya nung September 11 ng gabi? Anong ginagawa niya? Nung gabi po, nakita ko po siya dito sa labas. Anong oras yun? Mga around 9 yata po, kasi nung nalaman ko po na yung kaibigan ko ay nawawala yung anak, lumabas po ako. Tapos, nakita ko po siya dito. Sabi ko, kawawa naman ka ako pala yung anak niya, nawala. Tapos sabi niya, hindi. Sabi niya ganun. Nakita lang, may nakakita sa Ramtoda. Sabi niya, kasama yung anak ko. Oh, sabi ko talaga lang, yun po ang paliwanag niya. Hindi naman po ako nag-expect na siya pala yung salarin. Pero noong September 12 at 13, hindi na siya makita. I-suspect. Lumabas na po siya. Naglaba po siya. Andito pa po siya. Nung umaga, nagkwentuhan pa rin po kami niyan. Nagtatanong po siya kung anong update, kung nakita na. So, talagang nakikibalita siya? Opo, nakiki-update po siya sa amin. Tapos, hindi, parang kumukuha siya ng simpatiya namin para sumama pa rin po siya mag-ikot. Nung September 12, around 10 o'clock, kasi nag-review po kami ng CCTV kay Ate Magda, saktong paglabas po namin, nandun siya. Kinakausap po siya nung isang ano namin doon, tapos lumapit kami, tinatanong po niya kung anong update sa amin. Tapos kasi, may nakita ba kayo sa CCTV? Sa CCTV? Yun po ang tanong niya. Laging may ganon siyang tanong. Lagi siyang may tanong na update. Dito ho ba ma'am, nabanggit ho ng ating kapulisan na ito pula ay lulong sa droga. May napapansin ho ba kayo sa kanya? Yun po talaga ang number one. Nung unang dating pa lang po niya dito sa tahanang yan, ang sabi ko, iba na po ang kutob ko. Nasaksihan ko pa na marami po mapasok. Tapos pag nakikita ko parang iba ang dating, alam ko po kasi nung meantime na nag-abutan pa yan. Nung gabi ho ba na yun, ma'am, may kasama ba siya sa loob ng bahay? Meron po, ma'am. Meron vegan. Yung po, ma'am, kasama niya palagi. Pero iba po, ma'am, mga pumupunta dyan, parang hindi na rin po pumunta kagabi. Yun lang po talaga nahuli yung apat po. Kagabi lang po, ma'am, namin nalaman. Talaga na dati na pala po siyang may case ng rape. Kaya nagulat po kami talaga. Ano na po ang simpatsya ng mga kapitbahay ngayon, ma'am? Na naniniwala na ba sila na talagang siya ang may kapakana doon sa nangyari sa bata? Yes po, ma'am. Kasi inamin po, ma'am, niya kagabi pag-interview po ng pulis. Inamin po niya kung paano nila ginawa, kung ano. May kanya-kanya silang role nung ginawa po nila. Nandito tayo ngayon sa nirerentahang bahay ng suspect at nandito kasama rin natin yung may-ari nung nirerentahan niya at para ipakita ho sa atin no yung loob. Sa kasalukuyan nakapadlock pa rin po itong apartment at kasalukuyan pa po nga iniimbestigahan ng ating kapulisan. So yung maari lang natin na makita itong bungad. Sir, paano niyo po nakilala itong suspect? Ano po ang buong pangalan niya? Ang pinakilala lang sa akin kasi Mar Tapsil. Yun lang po talaga. Tapos nag-background check din ako dyan sa kapitbahay. Okay naman daw po dahil kasamahan nila sa task force sa barangay. Magkano sir ang upa niya sa inyo? 4,000.
Ilang kwarto po yun, sir? Isa lang. Isang kwarto at saka may sala na rin. Ilan po sila, sir, na nangungupahan po dyan? Ang sabi niya sa akin, ma'am, ano lang, siya lang mag-isa at saka tatlong anak niya. Pero nung mga ilang linggo na, mayroon nang nakatira dyan na dalawang lalaki hindi ko kilala. Ipinagsabihan niyo po? Mm-mm, sabi niya, kapatid niya. Ano ang napapansin niyo sa kanya, sir, sa loob ng ilang buwan na paninirahan niya rito? Ano na po siya nang dito sa ano katabi niya, sabi na nang ano daw po, daming tumatambay sa amin, ano pinakamin ano nila na daanan. Kaya pinagsabihan ko na siya. So, may mga pinapapunta ho siyang bisita dito na di kilala. Opo. Ito yung gate, sa kanya lang po ito. Hindi, sa dalawa po. Main gate nilang dalawa, dalawang kwarto. So may yung isang kwarto po hindi na po sa kanila. Hindi na po. Tapos may main door pa. Tapos iba pa yung kwarto pa ho nila. Ito yung hallway nilang dalawa. Tapos ito naman yung sa kapitbahay niya, yung pinto ng kapitbahay niya. Ang at kwarto ito yung kanila. Kaya lang hindi natin makikita ang loob dahil nakapadlock ng ano yan, suko. Ito sir, may nakita kaming salamin. Para saan po ito? Bali ano nila yan ng para pag may pumasok makikita nila kung sinong pumasok. Pag nasa loob sila. Sino ang naglagay niyan, sir? Iyon ang hindi ko po alam at sinabi lang po ng kapitbahay yan. Dito ba sa area niyo, sir, may CCTV na posibleng pinasok yung bata dito sa kanyang kwarto? Sa ngayon po kasi hindi ko pa nalagyan ng CCTV kasi under obrenovision pa yung iba doon sa taas. Kaya hindi ko pa na ano nalagyan ng CCTV. Wala rin bang may reklamo sa kanya dito, sir? Wala naman po. Bukod sa may nakatambay dito lagi, yun lang talaga ang reklamo sa kapitbahay ko. Kaya napagsabihan ko rin yung mga tumatambay dito. Napansin ho namin, kapitbahay nyo lang po yung nirerenta ang apartment ni Jalmani. Opo. Kamusta ho siya, ma'am, nung mga nakaraang araw? Ano po ang ating napapansin? Nung mga time na nawawala na yung bata, naglilinis siya dito ng e-bike niya. Kaya nag-uusap na kami kung nakita na yung bata, hindi pa daw. Siya ang nagkwento sa akin, nakasama ng anak niya noong mga 8 ng gabi. Yun lang din ang huling usap namin. Nung September 11 ng gabi, ma'am, kamusta po ba siya dito kung matatandaan po ninyo? Hindi ko na siya, ma'am, nakita ng gabi. Ang huling kita ako sa kanya noong tanghali na nung nawawala na yung bata, tinatanong ko na siya. Yun lang din ang huling kita namin. Hindi ko na siya nakita noon nung naglilinis siya ng bike niya. Ano ang reaksyon niyo, ma'am, nung hinuli siya ng mga pulis? Eh, nagulat nga ako, ma'am, na nag-uusap kami dito, nandiyan lang pala sa loob ng mga pulis. Sabihin, nagtatago siya buong araw? Opo, ma'am. Pero labas-pasok na yung pulis dyan, hindi nila nakita. Nung gabi lang na yun, kagabi lang nakita nila na nandiyan pala siya sa loob. So, paano siya nakatago? Nakapasok daw sa Samalita. Kaya hindi namin akalain na nandiyan talaga siya. We'll be right back.
Magandang araw po sa inyo, Ma'am Crystal and Sir John. Diyan, unang-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Yayay. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am? Hindi po okay, Ma'am, pero pinipilit dahil kailangan pa po namin ilaban yung kaso niya laban kay John Martapsil sa matuluyang makulong ng panghabang buhay. Tsaka may dalawa pa po kaming anak, nagpapakatatag po talaga kami. Medyo masakit talaga sa akin. Hindi po matanggap talaga yung ginawa niya sa anak. Sana talaga mabulok sa kulungan. Yun ang ano sa akin. Nung nakaraan nga po ay ongoing investigation na ginagawa ng Taytay PNP. So ngayon po ba, ano po ba yung balita po sa kaso po ni Yayay laban dito sa suspect? Na-inquest na po ngayong araw yung suspect na si John Martapsil. Nakita din po namin siya doon. Nagkaroon kayo ng pagkakataon na kausapin po siya? Hindi po talaga namin kakayanin na kausapin po siya. Marinig ko nga lang po yung boses niya kanina, naiiyak na po talaga ako eh. Tsaka makita ko lang po siya, naiiyak ako, naaalala ko yung anak ko. Pero ito pong si John Mar, ay personally kilala niyo po ba? Kasi kapitbahay lang namin siya dati. Lagi kami dati nag-uhintuan dyan tuwing umaga. Tapos minsan nag-iitaman din kami. Kaya ma'am, kasi alam ko rin natanod siya dati. Paano po kayo nagkaroon ng ideya na itong si John Mar ang gumawa ng karumal-dumal dito sa anak niyo? Una po kasi yung anak namin hindi naman po gala. Ang iniisip po namin nung gabi, talagang hindi po siya lalabas ng street namin nang wala pong kasama. Tapos yung suspect po na yun, siya lang po yung nag-iisang adik na kakilala po ng anak namin. Siya lang din po ang mapag-iisipan namin na pwede niyang gawin yun sa anak namin. Pero nung gabi po nung naghahanap kami, talagang hindi namin siya napagsuspechan eh. Dahil po, tumulong pa po siya sa amin sa paghahanap eh, nung gabi na yun. Yun nga po ang iniisip ko, talagang napakatibay ng loob niya. Nakausapin kami, yung pag-aalala namin, natitiis niya na tingnan kami ng ganun. Nakikita niya kami umiiyak, nag-aalala. Ano po yung unang tumakbo sa isip niyo nung nakita niyo na wala na talaga siyang buhay? Talagang blanco po yung isip namin mag-asawa noon. Hindi po namin talaga inaasahan na ganun po yung mangyayari sa kanya. Ang inaasahan lang po namin nasa may malayo siyang lugar, naligaw lang. Ganun po ang inaasahan namin na kung paano namin siya makikita, pero hindi po sa ganung sitwasyon talaga. Kamusta po ba bilang anak itong si Yayay? Mabait po siya, maalaga po siya sa kapatid niya, lalo po yung bunso. Lagi po silang sabay naliligo, binibihisan niya, tapos tinatalian niya din po. Mabait po talaga siya. Ano po yung pinaka namimiss niyo sa kanya ngayon? Yung pagiging mahinhin niya po, tsaka pagka alam niya po na parang magagalit ka sa kanya, talaga pong yung tingin niya sa'yo, nagmamakaawa po talaga siya na ano. Masigawan ko pa nga lang po yun, mapagalitan ng konti. Talagang umiiyak siya sa akin. Nagsusorry po talaga siya agad. Yung buhay ng anak ko, hindi siya patapon. Madami pa siyang magagawa sana sa mundo. Kung hindi lang po talaga siya binawian ng buhay ng suspect na yun, na si John Martapsil. Ko naman, tatay, ano yung pinakamamimiss niyo po sa anak? Yung ano po, pagbibiroan po talaga namin mag-ama. Kasi ako po nag-alaga sa kanya nung may nagatrabaho po siya nung ano eh. Marami po eh, marami po man eh. Wala siyang bagay na mamimiss sa kanya eh. Hindi lang isa eh. Hindi ko kayong mahipawanag kasi nalulungkot ako pag naiisip ko eh. Hindi ko mapaliwanag. Kasi nalulungkot talaga ako. Ayoko sana, mayak. Nilalakas ako ng loob. Kasi ito yung naiisip ko. Nanuluwa talaga ako. Pilit ko na lang para sa kanya, para makasama na sila sa taas. Yun na lang na mahiling ko eh. Mabigyan ako sa isa eh. So parang bigat po talaga. Kahit pagod na yung katawan ko, hindi pilit ko. Hindi na makatulog, makakain, maayos. May pilit ko talaga para po sa kanya. Guys, nagawa tayo mamaya ng slime. So, ang pangit niyo. Kasi panganay ko po siya. Responsable po siya. Kaya mo na po siyang utusan na
asikasuhin yung kapatid niya. Kaya niya na din po mag-asikaso mag-isa. Papasok. Sobrang bigat po talaga. Hindi po namin na-imagine yung buhay namin. Nawala siya. Na-imagine ko pa nga po yung pagdalaga niya na parang mag-best friend talaga kami. Kasi bata pa lang ako nung pinanganak ko siya eh. Kaya po pagdalaga niya, medyo bata-bata pa po ako. Yun po ang naiisip ko. Tapos yung na-imagine ko po kasi yung graduation pic niya po ng kinder. Na-imagine ko po yung graduation pic niya ng elementary, ng high school, ng college. Hindi ko talaga naisip yung ganito. Talaga namin na makulong po siya ng habang buhay, na hindi na po siya makakalaya. Kasi baka po pag nakalaya siya, uulitin niya po eh. Kasi adik po siya eh. Mabulok sana sa kulungan, napaka walang konsensya mo. Ni hindi mo man lang na ano yung mukha ng anak namin na ginagawa mo yun, ni hindi ka nakaramdam ng awa. Sana mabulok sa kulungan. Kung ginawa mo sana, pagbigin sana sa'yo ng mga preso. Yun lang. Nak, mahirap man sa akin. Tatanggapin na lang namin na wala ka na. Sana maging masaya ka dyan kay Lord. Gabayan mo kami, mga kapatid, buong pamilya, lolo't lola, mga pinsan. Gabayan mo na lang kami. Nak, huwag ka na mag-alala. Bibigyan ka namin ng hustisya. Matahimik ka lang. Mahal ka namin, hindi ka namin makakalimutan. Palagi ka namin ipapaalala kay Kylie. Na ikaw yung nagliligo sa kanya, nagtatali, ibihis. Hindi ka namin kakalimutan na... Muli po, si Idol Rafi po ay nakikiramay po sa pagkamatay po nitong niyayan. Tututukan po namin itong kaso. Ia-assist po namin kayo all throughout ng process. Bukod po dito, sinabi rin po ni Idol Rafi na lahat po ng gastos po ninyo sa pagpapalibeng, funeraria, lupa po na paglalagyan ni Yayay ay sasagutin po namin. At wag na po kayo mag-alala doon dahil... Nandito lang naman po si Sir Rafi. Ah!